Pangakatalakers, ako, sa akin, ang take ko dyan, yun nga, hindi kami nagkakalayo ni Parenje, si Clarkson, outstanding, mahusay. Yung Brownlee, ipasok mo dyan, walang kaduda-duda, mahusay din. Parehong magaling yung dalawa na yan, talaga, NBA caliber, saan magkakatalo? The people that will surround these players. Itong dalawa na to, na mga imports, kahit sa PBA, nung araw, may malakas, Billy Ray Bates, talagang happy siyan maglaro. Pero, guy, hindi naman natin pwedeng sabihin na si Billy Ray Bates lang. Nandyan yung Philip Cesar, Atoy Ko, Bernard Pabiosa, Hubalde, Gidaben. Sobrang na-overlook minsan natin yung team factor. Kailangan pa rin ng suporta nung mga kakampi nilang ni Brownlee kung sakasakali at saka ni JC. Kasi it will make him a better player. Ang load sa kanya hindi ganun kabigat. Kasi si JC, siyempre, hinahapit niya. Bakit? Eh, lumalaki yung score. Ba't di niya kukunin yung there is such thing as point spread? Pag lumalaki ng 6, 8 points, matatakbuhin mo ba yung sistema? No. Ang estilong ginagawa ng JC, kukunin niya yung bola, siya ang padidikitin niya yung score. Kasi pag namaga, mas malaking problema. Ang dami niyang beses binail out yung team. Sa ganun. Pangalawa, bakit yung kay JC, ba't hirap na hirap si JC? Dini-deny si JC pagdating sa half court. Kaya he is being forced na tanggapin ang bola sa backcourt na ibababa niya para hindi masyadong malupit ang pressure sa frontcourt. So yun ang mga adjustments na ginawa ni JC. Well, in regards dito, babalikan ko lang ito kay Brownlee, pareho magagaling to. It's just that ang kailangan importante lang is magaling kang umadapt. The name of the game dito sa FIBA is mabilis. Mabilis kang umadapt sa sitwasyon na pinipresent sa'yo. Katulad niyan, hirap minsan, tatapatan ka, idodouble ka. So dapat ready ka doon. Si JC, baka minsan, anuhin nila. Buti nga, hindi pinipisikal eh. Kung say, let's say, si JC, ginawa nilang point guard, dapat si JC, ready ka sumot. Pag si JC umiscore, ready ka sa kickout. Dapat ganun, balansyado lahat. Pagka nakita ni JC pumaposte ka, kailangan nyo drumapas, nagagawa niya. So I don't see any reason na failure si JC dito. Kung si Brownlee gusto nila subukan, magaling din 'yon. Pero hindi makakapagbaba si JC si Brownlee ng bola pagka kailangan ng backcourt support. So marami ding pros and cons, marami ring upside downside. Yung kakulangan ni JC, pwedeng punuan ni Brownlee, pero yung kakulangan ni Brownlee ganun din. Marami ding kailangan ka ding punuan dito sa parehong dalawang mahusay na player na to. At sa akin, dito, meron gusto kong banggitin itong si Drew. Si Drew, may nabanggit siya, Drew Hawks, na mahilig daw mag-ISO si JC. Kasi yun nga, na-address na natin yan. Bakit madali mag-ISO? Yun ang laro niya. Kasi si JC kasi, kung pagtitignan mo sa NBA, hindi siya kailangan mag-create pa. Basta si JC, last recipient ng bola, attack mode yan. Hindi yan mag-bebuelo-buelo, matagal didiskarte. Parang Luka Doncic, hindi siya ganon. Si JC, pagtanggap mo ng bola, boom, score agad yan. Dito nga lang medyo pumasa ng pumasa sa Gilas eh. Pero sa ibang team yan, ako, parang metro ng taxi kamay yan. Patak ng patak yan, score ng score. Parang kontador na Meralco. Ikot yes, ng no. Ikot yan. Hindi yan kamo. Dito lang yan pumasa sa FIBA, pare. Yan, kung titignan mo sa game. At ito, sinasabi ito ni Bert Burilla, sistema daw. O baka pwedeng yung sistema kailangan ng adjustment. Kasi baka kailangan talagang maglagay ng talagang point guard para magkaroon ng order. Hindi naman pambabaran. Baka siguro pang just to have other options that will... kasi pare, pagdating mo ng FIBA, kailangan lahat ng option meron ka eh. Hindi pwedeng, ay sayang wala tayong guard. Ay sayang wala tayong enforcer. Ay sayang wala. Kasi ang Pilipinas hindi na baguhan dito sa FIBA. Ilang beses na naglaro ang Pilipinas dito. Mm-hmm. I mean, the same formula. Ano ba ang basketball?
forever namang may 7-3. China nga, 4-7-4, sabay-sabay, 7-2, 7-3, 7-4. Ang lalaki, pare, ang liit-liit na nung, ano, nung court. Pag nag-warm up yung China, eh, wala namang nabago. So, yun. Yun lang naman, pare, na tama lahat yung palagay ng mga ano natin, mga netizen natin na may baka sistema kailangan bago, eh, this is the time because ngayon nakita mo nag 0-3 tayo tapos baka pwede i-explore si Brownlee kung ano yung mas makakatulong at syempre titingnan din natin kung available pa si Jordan Clarkson dito sa FIBA.